Ito ang ating mga ingredients para sa recipe natin na ito. So mag-start na tayo. Una, maglalagay tayo ng water, 2 cups of water sa isang bowl. So gagawa tayo ng ating marination. Maglagay tayo ng bay leaves. And then lagyan natin ng salt. After ng salt, maglagay tayo ng whole peppercorn. And then, garlic. Next natin, lagyan natin ng soy sauce. And then, saka natin ito haluin. So, haluin lang natin ito. Para magsama-sama yung ating mga inilagay na ingredients. Para sa ating marination. And then, pakukuluan muna natin ito. So, hayaan muna natin siyang kumulo. And then, pag kumukulo na, i-turn off nyo lang yung heat. So, hindi natin isasama yung pork chop sa ating pinakuluan. So, i-turn off lang natin yung heat at ilagay na natin yung pork chop. Hindi natin papakuluan yung pork chop. Ibababad lang natin siya ng at least 4 hours. So, ibabad nyo lang siya ng ganyan. At saka nyo siya tatakpan. So, in my case, binabad ko siya ng overnight. So, pwede rin 2 hours or 3 hours. So, gagawa muna tayo ng ating basting sauce na ipapahid natin sa ating pork chop. Una, yung salt, then sugar, then ground black pepper, paprika, soy sauce, and then cooking oil. Saka natin ito i-mix. Ito yung gagamitin natin na pampahid or basting sa ating pork chop. So ready na siya. At kunin na natin yung ating i-marinate na overnight na pork chop. So, ito na siya. So, ang gagawin lang natin, kung meron kayong brass, ay ipahid nyo lang or i-brass nyo lang sa pork chop. So, in my case, wala akong brass, kaya ang gagawin ko ay kakalat ko lang sa pork chop or kakamayin. So, nilagyan naman natin ng plastic yung ating kamay. At ikalat natin. Make sure na malalagay natin ng coat or ng sauce yung whole pork chop or lahat ng pork chop. So, unti-unti lang natin at dahan-dahanin. So, kailangan ma-coat natin lahat
So ito yung nagbibigay ng sarap at lasa sa ating recipe ngayon para maging tender at juicy. So para hindi maging makunat yung pork chop, huwag nyo itong pakukuluan. Ang gagawin nyo, ang pakuluan nyo lang ay yung inyong pang-marinade. And then, tsaka nyo lang ibababad yung inyong pork chop. And then, i-rest lang natin ito at least 30 minutes. So, mag-i-start na tayo. Maglagay na tayo ng cooking oil. Then, mag-i-start na tayong mag-prito. So, ingatan nyo lang yung inyong mga mukha sa pagpiprito dahil minsan ay tumatalsik ito. So, iprito lang natin ito sa low heat para hindi siya agad masunog. Itong niluluto natin ito ay napaka-tender at juicy. So, hayaan lang natin itong maging brown or mag-golden brown para malaman natin na ito ay luto na. Saka lang natin ito babaligtarin. So, hayaan lang natin ito na maluto ng maayos. Napakasarap nito kung ang iyong sauce or sawsawan ay suka or toyo. So, depende pa rin sa inyo kung ano yung gagawin yung sauce. So, dapat pantay yung luto ng inyong pork chop. So katulad nito, ito ay luto na. So ilagay natin yung ating second batch. So yung fire natin ay nasa low heat lang. At ito na. Ito na yung ating last batch at maluluto na ito. At ito ay luto na. So, ito na yung ating naluto na juicy and tender pork chop. So, hihiwain lang natin ito ng maliliit at pwede na nating iserve. Ito na ang ating tender and juicy pork chop. Napakasarap nito at pwede nyo itong lutuin sa inyong mga bahay. Napakadali lamang itong lituin.